ang storya ng magpamilya na kinuna ng buhay ang sarili niyang anak at asawa. Ito ang pinaka nakakarumal na video na mapapanood nyo. Kasi ginawa niya itong vlog ang pagpatay niya sa sarili niyang pamilya. Nangyari ito sa Washington. Merong magpamilya na dating masayahin at ngayon ay nauwi sa madugong storya. Si Peter ay napakabait na asawa noon. Lagi niyang inaalagaan ang kanyang pamilya at meron itong anak na babae. Si Peter naman ay nagiging hobby niya ang pagbibideo sa kanyang pamilya. Lagi niya itong ginagawa at masaya silang namuhay na pamilya. At naging vlogger din ang kanyang asawa. Ina-upload niya ang kanyang video sa kanyang social media. At minsan, ikinikwento niya kung gaano kabait si Peter Keller. He's here, he's supporting me, he takes care of me. Masayahin ang Keller's family. Pero sa likod ng kanyang kabaitan ng kanyang pamilya, meron pala itong pinaghahandaan para sa kanyang pangsarili. Araw-araw daw itong pumupunta sa mataas na kabundukan. At dahan-dahan niya itong tinayo ang kanyang sariling bunker na kung saan naglalaman ng mga sari-saring gamit para ihanda ang kanyang sarili sa laban. Nakakarumal talaga ang ginawa ng lalaki na to. Looks like everything's working. Just checking the camera out. Bago ito nangyari ay sobrang bait talaga ni Peter. I hate watching myself. Napaka-supportive na asawa si Peter. He's here, he's supporting me, he takes care of me, even though I can't go back to work, he gave me my scrapbooking room with my dream come true. Sobrang supportive niya sa kanyang pamilya. Lagi niya itong tinutulungan, pati na rin ang kanyang anak. Nakilala ni Lynette si Peter noong sila ay high school pa. But I just, you know, wasn't interested. Pero hindi nagka-interest si Lynette kay Peter. Ilang taon nang lumipas, nagkita sila ulit. He asked me what I wanted. And I said I don't ever want to get married. Pero si Lynette naman ay parang ayaw niyang magpakasal kay Peter. Hanggang sa dumating ang panahon na pinayagan na niya si Peter na magpakasal sa kanya. So finally, little over 3 months, he asked me to marry him. I was like, of course I'll marry you. And I grabbed the ring and put it on my finger. I was just so excited. Pero ang desisyon ni Lynette ay nagbigay ng kamalian na hindi niya alam. Ibinigay niya ang kanyang puso sa maling tao. At hindi niya alam na meron pala itong madilim na bahagi sa kanyang pagkatao. Hindi na nagtatrabaho ang kanyang asawa dahil meron itong sakit. Kaya si Peter na lang ang nag-aalaga sa kanyang anak at asawa. I met him when I was in high school, but I just, you know, wasn't interested. Si Peter ay napakahiyain na lalaki noon. Pero nung nakilala niya si Lynette, ay parang nagbago na ang kanyang paningin. Napakabait na asawa si Peter. Lagi niyang sinusuportahan ang kanyang asawa at lagi niya itong inalagaan. Pretty much, this is my anniversary present. I'm so thankful that my husband and I... Binibigyan din ni Peter si Lynette ng mga surprises at sinusuportahan niya pa ito sa pag-online selling. Give me that so I could stock up on supplies for me. Makikita mo talaga sa asawa niya na sobrang saya niya kay Peter. Like, oh my gosh, look at the detail. Ngunit habang tumatagal, si Peter ay naging bayulente sa kanyang pamilya. Hindi na daw ito nagpapakita ng magandang malasakit sa kanyang pamilya. At lagi na itong umaalis sa kanilang bahay. Kaya't nagtaka ang kanyang pamilya bakit siya umaalis ng maaga. Nung nalaman nila na meron pala itong ginagawang bunker. Nagtaka ang kanyang pamilya bakit niya ito ginagawa na hindi nila alam. Kaya't agad nagtanong ang kanyang asawa kung bakit ka gumagawa ng bunker sa gitna ng kabundukan. Nagulat si Peter sa mga sinabi niya at ilang araw ang nakalipas, nangyari na ang pinakamasamang plano ni Peter Keller. Kinunan niya ng buhay ang kanyang asawa at anak at sinunog niya ang kanilang bahay para wala siyang maiwan na bakas sa kanyang sarili. Kinunan niya rin ng buhay ang kanyang aso at wala siyang iniwan na kahit anong ebidensya. Ngunit merong pagkakamali si Peter. Merong nakarinig ng putok at nakita din ng kapitbahay nila na nagliliyab ng apoy ang kanilang bahay. Kahit agad itong tumawag ng rescuer para naman maagapan ang pagkalat ng apoy. At ilang oras ang nakalipas na kumpirma ng mga pulis na dalawa lang ang nawalan ng buhay, kanyang anak at ang kanyang asawa. Hindi nila nakita si Peter kahit nagtaka ang mga FBI at pulis. Si Peter naman ay pumunta sa kanyang bunker. Doon na siya nanirahan sa kanyang sariling bunker. Kompleto siya sa mga kagamitan. Meron siyang supply sa kanyang pagkain na aabot ng ilang weeks. Ilang araw ang lumipas, nakita nila
si Peter kung saan nagtatago. Agad rumisponde ang mga FBI at ang mga pulis at pinaikutan ito para hindi na siya makatakas. Subalit nagtaka ang mga FBI at pulis bakit hindi pa ito lumalabas. At meron pa itong narinig na kabog. Kahit pagpasok nila ay nalaman na lang nila na wala ng buhay si Peter Keller. Nakita ng mga FBI ang kanyang mga video at doon niya nalalaman na meron na pala siyang plano bago ito mangyari. Well, this is the end of the day. Get wrapped up, getting ready to leave. I don't know if you can see me, but it's kind of one last look at everything. That's my fireplace, wood stove, whatever. Sabi niya, pag meron daw makakakita sa kanya dito ng mga FBI, ay siya na mismo ang kukuha ng buhay niya.